I was financially not ready. I almost died. Marami pong nangyari sa akin. As you all know, hindi naman kaila. It was in the write-up na I was once married. Hindi ko po talaga to sinasabi, but it didn't last very long. I am now legally single. And at that time, syempre, hindi mo maiwasan. You'll have your the lowest of your low. And I was financially not ready. I was living with my sister. And then at that time, I said, I just kept praying. I really kept praying. Yun naman yung alam kong hindi talaga ako iniwan kasi I was surrounded with friends and family na talagang in the same faith. Walang wala ka dahil may nangyari sa'yo. Kasi it's my second life. Pagkaumpisa pa lang ng pandemic, that was bago mag-lockdown, so January, I almost died. I had sepsis. Tapos after noon, parang connect na siya eh. That led to sepsis. Tapos, I realized na dapat I should start doing the things that I love to do. Yung worth of my time. Kasi doon ko na-realize napaka-iksi lang ng buhay, na I should spend it loving, giving love, and being around with the people that I love. And the things that I want to do, that I love to do. So sabi ko, okay, anong gagawin ko sa buhay ko? So I went back to my sister's home, that's where I was living. Tapos sabi ko, wala akong pera. Wala akong pera. Lord, anong gagawin ko? Tapos sabi ng friend ko, why don't you sell? Sabi ko, ay, ayoko magbenta. Parang yung pride ko ba? Parang, nakakahiya. Ganyan. Sabi niya, and then I prayed. Tapos umuwi ako sa bahay, pinag-isipan ko, right there and then, lahat ng makita kong gamit, binenta ko. Sabi ng friend ko, Kat, pag nakaipon ka, in less than a month ng 100,000, it's time for you to move out of your sister's house. It's time for you to be responsible and to take control. I mean, just claim it na, okay, I wanna be responsible with my life, ganyan. So yun, so I started selling. Nakaipon ako ng 100 in less than a month. So yun na yung answered prayer ko. Sabi ko, okay, mag-move out na nga ako. So I stayed in a studio type condo. And then I started selling pa din. Sunod-sunod na may dumating na supplier. Ngayon, nagbibenta na ako ng kitchenware, apparel po. May pre-love pa din po ako. Tapos meron akong jewelries, tsaka meron akong pots and plants. Yun po, God has never left me. God never left naman talaga. He's always there. So parang, I'm just grateful po. Yun po, natutunan ko talagang magpasalamat. Di ba po madalas, pag nahihirapan tayo, lagi tayo nagko-complain? Doon ko natutunan na kapag naisip ko na mag-complain, hindi. Titignan ko na lang kung ano ang meron ko, kung ano nangyari sa buhay ko, kung pangalawang buhay ko na pala to, kailangan ko ng galingan. Kasi hindi na galingan ko po ngayon.